Hello everyone, welcome back to another video. Sa panahon ngayon, ang daming tao ang tinanggal sa trabaho. Sinabihan sila na hindi sila marunong at sinabihan sila na mabuti pang lumipat na lang sa ibang kumpanya. Ang dami na ring sumuko sa buhay. Pinaniniwalaan nila na hindi sila marunong. Konti lang ang nagpapatuloy at pinapatunayan sa ibang tao na marunong sila. Alam mo, walang alam ang ibang tao sa kakayahan mo. Ikaw lang ang nakakaalam nun. Huwag mong hayaan na mababao ng negatibo nilang salita dyan sa isipan mo. Believe that you will succeed. Believe that positive voice in your head. Wala silang karapatan na sabihin sa'yo na hindi ka marunong. Marunong ka kung aaralin mo lang. Hindi lang sapat na positibo ka lang. Dapat umaaksyon ka rin. Sa halip na magpapa-apekto ka sa mga sinasabi nila, gamitin mo ang negatibong sinasabi nila para mas lalo kang ma-encourage. May benepisyo ang pagiging positibo sa buhay. Ano nga ba ang pag-iisip ng positibo? Ito ay ang positibo mong ugali. Ang iyong emosyonalidad at mentalidad ay nakapokus lang sa positibong mangyayari sa iyong buhay. Nakapokus lang sa positibong resulta. Ito yung kahit nahihirapan ka na, nakuha mo pa rin mag-focus sa kasiyahan, sa kalusugan, at sa tagumpay. Ito yung kahit nabigo ka man, ay nagpapasalamat ka pa rin. Napakahirap gawin, di ba? Hindi ito basta-basta na lang na positibo sa buhay. Dapat may ginagawa ka rin. Dapat tanggap mo rin ang pangyayari. Kung positibo ka sa buhay, mabubo mo ulit ang durog mong sarili. Kung negatibo ka sa buhay, madudurog ka nito lalo. Lahat ng iniisip mo ay nakakaapekto sa kilos mo. At yan ang nanghuhulma kung magtatagumpay ka ba o hindi. Depende yan sa pag-iisip mo. Walang tao ang nagtatagumpay na negatibo mag-isip. Wala tayong Walt Disney ngayon kung negatibong mag-isip ang may-ari. Wala tayong Facebook ngayon kung nagpapatalo si Mark Zuckerberg. Walang Apple. Wala lahat ng malalaking kumpanya. The power of positive thinking can't be understated. Positive thinking transformed my life. Ito ang natutunan ko sa mga taong matagumpay. Kaya inilapat ko rin sa aking buhay. Bago pa ako nagsusulat online, negatibo na ako. Bago pa ako nag-YouTube, negatibo na ako. But I do it anyway. Dahan-dahan kong natutunan ang pagiging positibo. I was practicing gratitude on a daily basis and cultivating other positive emotions. Kaya ang tagal kong nagbago dahil napuno ako ng negatibo sa buhay. Lahat na lang ng nakikita ko ay puro mali. But here's what I wanna tell you. Positive thinking takes your life to the next level. Hindi tayo ipinanganak na positibo na kagad. Matutunan natin to kung willing ka lang magpaka-positibo sa buhay. Hindi pwedeng positibo ka lang ngayon, tapos bukas hindi na. Dapat consistent ka. Makikita mo ang resulta. Paano ba tayo maging positibo sa buhay? Ang unang hakbang ay alamin mo muna na ang pagiging positibo ay kontrolado mo. Ano ang ibig kong sabihin? Ikaw na ang bahala kung paano mo kontrolin ito. Hindi kita mababago kung ikaw mismo ayaw mo. Nasa sayo pa rin ang pagdidesisyon. May mga tao kasi na hindi naniniwala sa positive thinking. So hindi ko sila mapipilit. Wala akong kakayahan na kontrolin ang mga taong yon. Ang masasabi ko lang sa'yo, kung gusto mo maging positibo sa buhay, kapag nakontrol mo na ang iyong emosyon, tatatag pa rin ang iyong mentalidad. Kahit alam mong ang daming kahirapan sa buhay, hinding-hindi ka basta-bastang matitinag. Ikaw lang ang responsable sa buhay mo, sa mga pinag-iisip mo. Kung tagilid ang buhay mo ngayon, ay dahil tagilid rin ang iyong pinag-iisip. Hindi yan dahil sa ibang tao o sa sitwasyon. Taking responsibility for how you think, for how you act, and how you feel allows everything in your life to fall into place. Sabi ko nga palagi, hindi natin makukontrol ang mga nangyari sa ating buhay. Pero makukontrol natin kung paano tayo mag-react. Mag-focus ka lang sa mga bagay na kaya mong kontrolin. At yun ay ang iyong emosyon at isipan. Kung nakontrol mo na ang emosyon mo at isipan mo, panahon na para yakapin mo ang positibong mentalidad. Number one, ayusin mo ang iyong kilos. Napansin mo ba na kapag bad mood ka, ay nag-iiba din ang kilos mo? Hindi normal ang kinikilos mo. At mararamdaman yun ng mga tao. Hindi ka makakapag eye contact. Hindi ka maayos makipag-usap. Para kang mabigat tignan. Nawawala ka sa iyong katinuan dahil hinahayaan mo ang mga bagay na hindi mo makukontrol ang siyang kukontrol sa'yo. Don't let people or circumstances control you. Start being mindful. Hindi ka makapag-concentrate kung hindi ka mapakali, kung hindi ka komportable, kung galit ka, kung malungkot ka. Lahat ng yan ay negatibong aksyon. Dahil sa postura mong malamya, maapektuhan din ang iyong mentalidad.
bababa ang kumpiyansa mo sa sarili. Walang positibong tao na negatibo ang kilos. Positive thinking is as much about your body as it is about your brain. Kontrolin mo ang iyong kilos sa pamamagitan ng iyong tindig. Kung paano mo dinadala ang iyong sarili at kung paano mo inaksyonan ang positibong pag-iisip. Ayusin mo ang iyong postura upang makita ng tao ang iyong kumpiyansa at maramdaman ng tao ang iyong aura. Smile more. Share that positive vibration. Iwasan mo na ang negatibong kilos. Stand straight. Walk confidently. Kailangang obserbahan mo ang iyong sarili. Sa oras na makita mo na negatibo na ang postura mo, umayos ka kaagad. Kung maayos ang iyong tindig, ang positibong pag-iisip ay malayang dumaloy sa buhay mo. Kung makikita ng tao o mararamdaman ng mga tao na positibo ang kinikilos mo, mahahawa sila sa ganyang enerhiya. Of course, they will also respond with positivity. Mas madali mo silang makakabig kasi mai-inspire mo sila. Mas lalo silang gaganahan na magpaka-positibo rin sa buhay. Ma-attract mo ang mga tao na katulad mong mag-isip. Share your positive energy to the world. Number 2, ayusin mo ang iyong mentalidad. Nalaman na natin na may koneksyon ang iyong postura. Ngayon naman, ang iyong mindset. Dito nagsisimula ang lahat. Ang utak mo ang namamahala kung anong klaseng pag-iisip ang dumadaloy. At ang utak rin ang namamahala sa mga nararamdaman mo. Kung negatibo ang pinag-iisip mo, lahat ng nakita mo sa paligid mo ay negatibo rin. Halimbawa, umaga pa lang ay pinagalitan ka na ng mama mo. Siyempre, mababad mood ka. Sa umaga pa lang ay bad mood ka na, ang negatibong emosyon na yan ay huhubog sa buong araw mo. Lahat na lang ng nakikita mo sa mismong araw na yon ay negatibong pangyayari. Sunod-sunod kang mamalasin sa buong araw. Balik na tayo sa halimbawa, mababad mood ka pa ba kung pagagalitan ka ng mama mo? O isipin mo muna kung bakit siya nagagalit. Siguro pinagalitan ka dahil ang tagal mong gumising. You see, lahat ay nagsisimula sa'yo. Huwag mo sayangin ang iyong oras sa kakareklamo kung bakit ganito na ang sitwasyon mo. Dahil ikaw lang naman ang nagpapabigat sa sarili mo. Take this time to reconnect yourself. Maaari kang mag-focus sa negatibong sitwasyon o sa positibo man. Ikaw ang bahala kung paano ka bumubuo ng senaryo sa isipan mo. Pero kung ang iniisip mo lang ay ang mga bagay na nakakasira ng araw mo, masisira rin ang iyong buhay. Ito pang mas malala. Kung nag-iisip ka ng negatibo, negatibo rin ang lalapit sa'yo. Mapasitwasyon man o tao, negatibo ang ma-attract mo. Sa sobrang negatibo na ng iniisip mo, pati kakayahan mo ay nakalimutan mo na. Nakalimutan mo na rin na kaya mong magpaka-positibo. Wala ka ng ibang nakikita, kundi ang kadiliman lang. Lalong lumala ito kung may karelasyon ka na. Ang negatibo mong pag-iisip ay nakakahawa. Madaling uminit ang ulo mo dahil hindi nila nagawa ang inasahan mo. Positibong pag-iisip lang ang makakatalo sa ganyang sitwasyon. Huwag mong hintayin na magbubunga ang negatibong kaisipan na ito. Allow your life to live a stress-proof life and to live fully in this present moment. Kahit anuman ang mangyari, piliin mong mag-isip ng positibo. By consciously choosing to focus on positive moments in your life, you'll begin to reframe your thoughts. Mas madali mong makikita na may liwanag pa pala sa buhay mo. Number 3, ayusin mo ang iyong kinagawian. Hindi ka makakabuo ng panibagong gawi kung hindi mo alam kung anong negatibo mong gawi. Dapat alamin mo muna kung anong mga habits mo na nakakasira ng iyong buhay. Palagi ka bang nagdududa sa kakayahan mo? Wala ka bang tiwala sa ibang tao? Madali ka bang mag-react sa maliliit na sitwasyon? Kung hindi ko nabanggit ang kinagawian mo, ikaw lang nakakaalam kung ano yon. Nababalisa ka ba sa kinabukasan mo? O sa kinabukasan ng mga anak mo? Dadalhin ka ng iyong negatibong saloobin sa isang madilim na lugar. Wala ka ng ibang makikita doon, kundi ang negatibong sarili mo lang. Kung paulit-ulit kang nag-iisip ng negatibo, magiging habit mo na ito. Kaya dapat ayusin mo na kagad. Marahil ay iniisip mo na bakit hindi pa tumaas ang sahod mo ay matagal ka na sa trabaho. Sa sobrang pag-iisip ng ganyan, negatibo ang makukuha mong sagot. Maiisip mo na walang pakialam ang boss mo sa'yo. Ito pa ang dahilan ng iyong pag-resign. Isipin mo ang lahat ng oras na sinasayang mo dahil lang sa pagbuo ng negatibong ugali na ito. Ang pag-aalinlangan sa sarili ay halos palaging nakaugat sa takot. Madalas ay ang takot sa pagkabigo. Kung may sinubukan kang isang bagay, tapos nabigo ka, isa lang ang reaksyon mo. Sumuko na lang. Ang iyong isipan ay gagawa ng mga dahilan kung bakit hindi na lang magpatuloy. Kung hindi mo lalabanan ang mga negatibong kaisipang ito, kung hahayaan mo lang ito na sasakupin ang buhay mo, maaaring hindi ka naman mabigo, ngunit hindi ka rin uusad. Yan ay mas masahol pa. Tandaan mo to palagi. Kung nabigo ka man, kahit papaano may natutunan ka.
Kung na-stuck ka lang sa ganyang buhay, wala kang matutunan. Kasi comfort zone mo yan eh. Sa halip na magpapaanod na lang sa negatibong habit mo, ipokus mo muli ang iyong kaisipan sa iyong lakas. At bumuo ka ng positibong pag-iisip na makakadurog ng iyong lumang kinagawian. Itigil mo na ang pag-aalinlangan mo sa iyong sarili. Itigil mo na ang pag-iisip ng sobra. Harangan mo ang negatibo sa pamamagitan ng pagpuno ng positibong pag-iisip sa utak mo. Train your mind to think positively. Matutunan mo yan. Hindi ito imposible. Kapag ginawa mo yan, hindi ka naharian ng takot. Yun ang kapangyarihan ng positibong pag-iisip. Number 4, ayusin mo ang iyong mga salita. Natalakay na natin ito noon, di ba? Words have power. Ang isang ugali na mahalaga sa positibong pag-iisip ay ang ibahin ng anyo ng iyong bokabularyo. Ang mga salitang pinili mo sa pag-uusap man o sa isipan mo lang ay may malalim na epekto sa iyong buhay. Natuklasan ng mga pag-aaral na ang positive self-talk ay nagpapabuti sa estado ng iyong buhay. Ang positive self-talk ay makakatulong sa iyo kung paano kontrolin ang iyong emosyon at iba pa. At ang mga salitang pinili mo sa pag-uusap ay nakakaapekto sa kung paano mag-respond sa iyo ang mga tao. Depende kasi kung ano yung binitawan mong salita. Kung negatibong salita ang binigkas mo, negatibo rin ang madalas na reaksyon ng mga tao. Bago ka pumili ng iba't ibang mga salita, kailangang alamin mo muna kung anong mga salita ang ginagamit mo na. Alamin mo kung paano mo ginamit ang mga salitang yun. Alamin mo rin kung anong nararamdaman mo kapag binigkas mo mga salitang yan. Talaga bang takot ka sa kinabukasan mo? O kinabahan ka lang ng konti? Talaga bang galit ka sa taong yon? O naiinis ka lang sa masamang ugali niya? Minsan kasi nakakabigkas tayo ng negatibong mga salita para sa walang kwentang dahilan. Try to use words that are less emotional. Siguradong maramdaman mo ang kaibahan sa buhay mo. Maraming tao na ang nag-message sa akin na nakakatulong daw sa kanila ang pagsusulat sa lahat ng negatibong salita upang madali nilang maiwasan ang mga ito. Pwede mo rin itong subukan. Para sa bawat negatibong salita, sumulat ng positibong kahalili sa tabi nito. Halimbawa, isinulat mo ay, hindi ko kaya. Isulat mo rin sa kabila na kaya ko to. Negatibo laban sa positibong salita. Alam ko na marami kang masusulat. Tapos basahin mo ng paulit-ulit. Pwede mo rin yung gawing affirmation. Alam kong nahihirapan ka sa ganitong technique. O di kaya hindi mo gustong magsulat. Nasa sayo pa rin ang pagdidesisyon. Huwag mo lang ipagsabay lahat. Unahin mo ang sarili mo bago ang iyong relasyon sa ibang tao. Kung nagawa mo na at naayos mo na ang steps 1 to 4, proceed ka na sa number 5. Tignan mo ang taong may impact sa buhay mo. Mahilig akong magbasa ng libro, kaya nai-inspire ako sa maraming authors. They have profound impact in my life. Sino bang inspirasyon mo? Partner mo? Matalik mong kaibigan? Mga magulang mo? O iba pang tao? Bakit ka nai-inspire sa kanila? Dahil ba nagtagumpay sila sa buhay? Bakit sila nagtagumpay? Dahil ba napaka-positibo nila sa buhay? Chances are, they use the power of positive thinking to find the success they seek. Pwede mo rin yung gawin at kayang-kaya mo yung gawin. Kapag nahuhulog ka na sa kadiliman at hindi mo na alam kung paano makakahanap ng lagusan, isipin mo yung taong nagpapa-inspire sa'yo. Isipin mo kung paano siya lumaban sa buhay. Ilapat mo sa iyong buhay ang kanyang mga ginagawa. Pwede mo rin isulat kung anong natutunan mo sa taong yun. Kung taong hinahangaan mo ay isang taong kakilala mo lang at tinatrato mo siyang mentor mo, mas mabuti yon. Tawagan mo ang kakilala mo at humingi ka ng malupitang advice upang mas lalo kang gaganahan sa buhay.